Boy? Boy! Oh, pare. Magandang pambagong taon sa'yo yan. Si Kiason, patay na. Inunahan ka na ng mga... Di wala ka ng problema. Yeah. O ba't ka tumatawa? Wala. Di ba't sabi mo wala na akong problema? Dong, wanted ka. Pinaghahanap ka ng mga pulis. Ano ba itong sinasabi nilang pinaggagawa mo? Wala yun. Anong wala? Hindi na biro yung sinasabi nila sa dyaryo eh. Mamamatay tao ka daw. Huwag ka magpapaniwala sa mga loko-lokong pulis na yun. Pinoy Balut! Pinoy Balut! Yes, balut po. Kabo, tama-tama yung suit mo. Pamburol. Sumalangit ka na ba? Palot! Hoy, Balot! Wala ko nakita. Wala na ako narinig. Bakit ako natakot ka? Nakunti mo din. Niloloko mo yata ako eh. Inaihi ka na sa takot eh. Hindi. Pinabalisusaw lang po ako din. Pinabalisusaw lang po ako din. Ba't ganyan ang mukha mo? Dati na po ito. Talaga ganito po ito, sir. Wala pang pabago, sir. Pabili nga ka na, Balot. Oo, oo, oo. Sa'yo na, sir. Sa'yo na, sir. Panguna. Wangbo pa. Bakit inuwa mo to, Tarita? Patawarin mo ako, Waldo. Nang mamatay si David, doon ko lang naramdaman ang feeling ng mga ibang mga naulilang pamilya ng mga kasamahan natin sa grupo. Huwag ka na magsalita. Mauubusa ka ng lakas. Kailangan dalhin kita sa ospital. Paliwala ang mga buhay ng tao sa grupo. Paliwala ang iyong dedikasyon, ang patriotism. Sawang-sawa na ako. Pero huwag mong isipin na akong Judas, Waldo. Dahil hindi ko magagawang ipagkano ng buhay ni David,
Dahil siya ang asawa ko. Gusto ko nang kumalas sa grupo. Gusto ko nang baguhin ang aking pagkatao. Ang lahat. Para magkaroon ng katahimikan. Kapayapaan. Para magawa ko yun. Kailangan ng pera. Sayang. Ang akala ko, kakampihan din ako ng Diyos. Tatang, hindi ako magpapakahirap na subaybayan ng mga kilos ng mga taong kasangkot sa Diyos. Hindi ako magpapakahirap na makuha yun kung hindi lang ako makikinabang. Konti lang naman ang kailangan ko eh. ₱20 milyong. Take it or leave it. Pag-uusapan natin yan kung saan tayo magkikita.